Hello po, magandang araw po sa inyong lahat and kumusta po kayo? Melissa po, and by the power of the four names of God, which is Yod-Heh, Vav-Heh, I am declaring His love, I am declaring His protection, I am declaring His grace, no, to cover all of us, no. Lalong-lalo na ngayon, no, sa panahon po ng grabing sakuna po na nangyari po sa buong mundo. And but I always and always believe po na lilipas din po ito, and yes, sana po okay kayo dyan, and nami-miss ko po kayo, no, sa panahon po ng Kwaresma. I said I'm not gonna do any video or talking to anybody, but I really miss you, no. I miss you po, no? And I know marami po sa inyo ang gustong-gusto po akong maabot, and mga ilang araw na lang po makakausap ko kayo ulit, and I'm trying po na kahit papaano po makaka-recover po ako sa oras ko, ano. And actually ang bidyong ito is pag-uusapan po natin is about sa ubo, a virus or grabing plema sa mga makakating lalamunan, pananakit po ng likod, no. And actually ang last kong video po actually is about tuberculosis, no, or about sa TB, no. Actually ang TB kasi is depende po siya, no, as I said before, no, depende po kung anong klase at depende po kung saan po siya nanggaling, no. So hindi ko alam kung paano po niyo siya ititreat, pero ang sa akin po, that's the way I do it, and nasa sa inyo po yun kung susundin niyo o hindi, no. At the same time ngayon, ganun din po ang gagawin natin, no. But actually I will cover ito ang lahat po ng halaman na ipapakita ko po sa inyo is gamit ko po actually talaga. Ito po talaga ang ginagamit ko, no. Itong mga nandito po, meron pa dito, no. So, sa akin, subok ko po ito, no. May mga ibang ginagamit po ako na mga talagang kung tingnan mo sila is puro lang po sila mga damo actually, but they are very effective. And right now po, nandoon na pala siya sa iba't ibang nandoon na po pala siya, no. Chinek ko po yung iba, nandoon na po pala sa ibang bansa po na ginagamit din pala nila ito ng talagang henerasyon na po talaga ang paggagamit ng ganitong klaseng halaman, no. So ang sa akin, ang ibibigay ko sa inyo, so depende po siya kung, as I said, depende po kung gaano nakalala yung sakit, no, lalong-lalo na yung mga bata, no. Alam niyo yung mga bata na kapag yung tinatawag po nila na asthmatic or asthma, no, parang pagka abot-abot na po yung hininga, makikita mo po namumutla na po yung dito, no, yung ano niya, tapos yung ilong bumubuka na po sa abot-abot po ng paghinga, no. Actually it's like, as I said, no, ang barang kulam, mga cancer po actually, pandemic or kahit na ngayon na virus po actually, I would say po na is some kind of disease po na wala po siya actually gamot, no. Pero I don't believe po na hindi po siya nagagamot through nature, no. So kung wala pa siyang cure, o sabihin po natin itong corona na wala pa po siyang cure, pero actually, you know, it's a virus, no. And sa mga ginagamot ko po, no, kahit po yung sinasabi pong barang kulam, no, kahit na anong klaseng resulta, no, pwedeng lumaki ang tiyan, pwedeng hindi po siya makalulon, pwede po siyang ano, so may kasama po siyang mga ibang klaseng aspeto po, no. So pwede siyang natural disease po siya na accumulated po through nature. Pwede din po siya nang gawa po ng masasamang tao o masasamang elemento. Pwede na po siya na galing po siya sa kaligasan. So let's treat the virus, say galing po siya sa kaligasan, no, which is actually sometimes, no, nagbibigay po ang mundo natin ng actually yung tinatawag pong regression or regeneration, no. So hindi ko na po siya masyadong itatakol po 'yon. Ang gusto ko lang pong malaman sa mga mild lang po, no, lalong-lalo na sa may mga anak, no. And sa atin din, no, sa atin din sana after this pandemic, magkakaroon din tayo ng at least awareness po na marami pong gamot sa kapaligiran, no. Kailangan lang po ninyong
tuklasin, kailangan ninyo siyang subukan, no. Sa mga tao kasing nagmamadali, no, may trabaho, kailangan talagang makapasok sa trabaho. So wala silang oras actually. So pumupunta na lang tindahan, no, kung may sipon, gagawa na lang po, iinom ng Nyosep, no, sabayan po ng antihistamine, kasi yun po ang parang pangangati, no. So meron siyang klase po ng antihistamine, no. So sa akin, ang ano ko lang sa inyo is, kumbaga, sa lahat po ng sakit actually may lunas, no. And either way na matamaan kayo or hindi, or kahit na sino po na nandyan po sa bahay, lalong-lalo na yung mga anak natin, no. Ito ginagamit ko talaga, no. So okay, let's say ang anak mo actually, let's sabihin natin na usually ang may asthma nasa ano yan, no, na hanggang 8 years old actually ang mga bata, usually pag may asthmatic or may asthma, usually inaatake po yan, no. And maano mo yan kapag ka nakainom po siya ng malamig, isa po yun, nakakain po siya ng bawal, no, kontra, kasi ang asthma po actually is some kind of para siyang allergy. An allergy, I said, is galing po siya sa hangin o galing po siya sa pagkain. So pwedeng actually pag nakakain po yung asthmatic na mga bata, ano, bawal na bawal sa kanila yung alamang, yung may alamang, yung mahipon, yung alimango, alimasag, no, lahat po yan ng mga dagat po actually bawal na bawal po yan sa mayroon pong history po ng asthma or allergy, no. Kahit malaki ka na po, kapag kumakain ka po niyon, aatake po siya, no, sa mga alikabok, no, sa pagka napapagod, no, masyadong naglalaro sa mga maalikabok na lugar, isa yan. And lalong-lalo na pagpagod tapos uminom ng malamig na tubig. So beware po talaga dun sa mga ano, bantayan po ninyo. Just in case po talaga na sakaling ano, kasi sa akin naman, wala po akong asthmatic na mga anak, no. Kasi sabi ko nga, isa lang yung anak ko, dalawang apo ko, pero hindi po sila asthmatic, no. So ito'y experience ko sa mga pasyente ko. Kapag ka ang bata po kasi medyo nadapa, tapos nakita mo may sinat din, meron po siyang history ng asthma, no, dalhin mo siya kaagad dun sa kung saan ninyo siya pinapahilot, no. Sa akin, marami akong inaalagaan dito actually sa amin, no, na hindi na po actually inaatake ng asthma. Basta ang lagi kong sinasabi sa kanila na kapag mayroon na siyang sintomas po ng mainit-init na, parang na siyang may sinat, may ano, dalhin kaagad sa akin, kasi lalo yan sa likod, no. Actually, pag nahamugan yung likod, di sinabasa ng pawis, no, natuyuan ng pawis yung likod, actually aatakihin na yan, no. So pag nadala sa akin, so na ano ko yan kaagad, na agapan siya, so hindi na po siya naglala. Kapag ka naglala actually, so yun po ang inaano ko sa kanila, pwedeng pumunta ng doktor, or pagmasdan po siya 24 hours, pero then meron po akong binibigay po ng mga inumin, no. Above 1 year old po, may binibigay na po ako niya ng gamot, pero pag bata talaga na below 1 year old, no, so infant pa talaga, months pa lang, kinagawa ko lang po niya talagang hinihilot ko lang at saka inoorasyonan ko lang, and okay naman po ang resulta, no. Pero sa mga above 1, 2, 3 years old, no, actually binibigyan ko kaagad sila ng gamot. Okay, mayroon po akong tatlo na talagang ginagamit ko po siya actually, no. Pakita ko sa inyo, no. Ito po yung tinatawag na Artemisa or Janworth, no, na kung sa English po siya is actually Janworth, o sinasabi pong Manzanilla. Dalawang klase po ito, no. Ito sa akin actually is tinatawag dito sa Bicol na Artemisa. Ano? Hindi po puti po yung likod, green po yung sa harap. Sa ano, tapos yan. Pero yung Manzanilla po actually both green, no. Pero either way, pwede rin ito, pwede rin yun, no. And ito yung tinatawag kong sweet basil. Ang sweet basil actually, ito yung pinakagamit ko bata, matanda, kapag inaatake ng asthma. Ito po talaga ang ginagamit ko. Meron po dalawa pong klase ito, no, red at saka ito. Parang kulay, parang medyo may pagkamaroon. O, yun ang ginagamit ko po, no. And then, ito siya. Actually, kung tingnan mo, ang bango-bango po niya, no. So, actually, sa bata po, konti lang po, no. Ganito lang po siya, actually. And then, ito. Ganyan, lalo na sa mga 1-year-old lang po. And then, tatlong ano ng oregano. So, alam niyo siguro ang oregano, no? Oregano. Bata, matanda,
oregano po, napakabisa po niya, no? And then meron pa akong ibibigay sa inyo na iba na po pwede po. Actually ito, ganito lang po siya, no? Ganito, no? Sa mga let's say sabihin natin 1 year old at saka tatlong ano ng oregano, no? Tatlong dahon, no? Yan, kunti lang. So depende po siya, no? Kunti lang siya, no? Ganon. Ganyan, sa kadami. So, hugasan po siya. Pagkatapos po, gurumusun po siya sa kamay. No, parang ano mo siya, durugin mo siya sa kamay mo. And after that, ilagay po siya sa tasa. And then, ilagay siya sa tasa, no? Tapos, lagyan po siya ng at least mga 1/2. Dapat po ang tubig, bagong kulo, ha? Okay, bagong kulo po ang tubig, no? Na ibigay niyo. And then, iano po siya, gaga po siya, pagkatapos po nun, paglagyan mo siya ng ano, ng ito, example lang to ha, hindi ito yung lalagyan ha, okay. Pagka nadurog siya, ilalagay po siya dito, tapos lagyan po siya ng bagong kulong mainit na tubig, kalahating tasa lang po. And then after that, takpan. Okay, takpan. And then, kaya mo na siyang ano, kaya mo na siyang lamugin, kaya nang inumin, pwede mo siyang pigain, no? So, i-drain mo siya, doon mo siya pigain, no? Para malinis po siya. Pigain mo po siya doon. O ilagay mo siya sa handkerchief or ano na, mapipiga mo siya. And then, yun po ang ibigay sa kanya, no? Actually, hindi mo kailangan na ipaubos yun sa kanya kaagad-agad. Pwede pong tatlong kutsara, no? Siyempre, bata, di talaga iinom yan, no? Pero I tried po kung talagang mga isang taon, tapos kailangan talaga siyang kainom. Ito pinapahaluan ko po siya ng juice, ng parang sa Tang baga, yung powder juice na pwede nga suha or sunkist or limonada, no? Then pinapahalo ko po ito. Or else talagang pinupuwersa kong ipainom. Okay? And I think depende po siya, no? Basta ito po siya, pwede na po siya half a day, no? Kasi ang half ano nun, ang half, no? Pag maubos yung maghapon, alam ko magiging okay na po yung bata. But as I said, kailangan po siyang mahilot muna, no? Mahilot muna kasi ang alam ko niyan, napasukan po yun ng lamig sa likod, no? Pero kung halimbawa ikaw, syempre malaki kayo sa akin, kayo mga nandyan, no? So, kung ikaw po na nanay, no, hilutin mo po yung likod ng anak mo. Actually, gumamit kayo ng aceite de manzanilla, no? Tapos hilutin po ang likod noon, no? Alisin po yung ano. And then, pagka medyo damitan mo po siya ng merong sleeve. No, hindi kailangan na naka-jacket siya, no. Basta ang importante po dapat hindi po siya malamigan, no. Yes, and pangatlo, pag grabe po siya talaga, no. Pero sa akin kasi sa experience ko nito, kahit po nangingitim na po yung bata, no. Gumagaling po nito o gumagaling po after po na nahinot ko. So, ganun lang po 'yon. Then dagdagan po ninyo. So, ang sa akin nag-range po siya up to 3 days ang pagpainom noon para tuluyan po talaga siyang gumaling, okay? And mayroon pa sa malaki. Okay. Now, doon naman po sa tinatawag na ito na simpleng obo sa mga malalaking bata, kahit po mga 8 years old, 10 years old, no, mga adolescent or hanggang po sa malaki. Actually, ang pinaka ito po actually is tinatawag po na, alam niyo siguro, luya, no, ordinaryong luya lang po, ganito lang po siya kalaki. Actually, ang gagawin po nito, balatan po siya, no, so luya, and then ang pares po niya is suwa. Alam niyo naman siguro to kalamansi or lemon. Okay? Now, usually pinaparisan ko nito at saka honey, no? Sa bata din, halimbawa mga 2-3 years old, kahit wala po siyang sakit, painumin nyo ng ganito, no? Actually, medyo maanghang-anghang po siya, and pagkalagyan po ninyo ng something like limonada, so iinom po yung bata, no? Pero konti lang, no? Pero sa mga malaki na na nagkakaroon ka ng sore throat, parang ganun, parang ang kati-kati nandito mo, no? So, ang gagawin mo po niyan actually is ano mo po ito, no? Sorry po, may tumatawag. Okay. Ang gagawin po nito is, ito balatan mo siya, balatan. Then, pagkatapos po siya, hatiin po ng tatlo. And then, durugin mo siya, durugin mo. Pag nadurug mo na po siya, ilagay po, same thing ha. Hindi po ako mahilig magpalaga ng gamot, no? Ang gusto ko lang po talagang iluluto siya through... parang steam lang po siya, no? Ilagay mo po siya sa cup ulit. And then after that po, buhusan po siya ng bagong kulong tubig. Bagong kulong tubig after full. And then after that, takpan. Takpan talaga siya kasi kailangan dapat hindi siya makasingaw. And then, pagkatapos niyan,
lagyan mo po siya ng suwa. Actually, pwede siyang tatlong suwa. Tatlong suwa po. And pagkatapos ka yan, lagyan po siya ng honey. Sa mga bata, I recommend honey. Dapat po may honey ka sa bahay lagi, lalo na pag meron kang 2 taon, 3 taon, 4 taon, hanggang 5 taon, dapat may honey ka po sa bahay po. Kasi maganda po siya, no? Pero hindi siya pwede sa infant, ha? Below 1 year old, hindi pa siya pwedeng kahit na anong klaseng herbal. Hindi ka po inaanuhan ng bagong ano, mga dapat makalampas po siya ng 1 taon bago siya pwedeng uminom ng herbal. Pero minimum lang po ang binibigay ko, lalo na po pang 1 year old pa lang o 1 and a half, no? Pero pag malaki na, mga 3 years old, 4 years old, yung nakakalakad na, nakakaano na, pwede na po siya talagang bigyan po ng herbs, no? And then ito, pagkatapos nun, lagyan po siya ng honey. Isa po yan, pag iinom po siya, dapat po mag-inom ka po ng 3 times a day. Okay, 3 times a day. Tapos pag inumin mo siya, dapat po medyo maligam-gam pa. Maalis po kagad yung pangangati nyo dito. Ano? Okay, tala na. And, yeah. Actually, now, kung sabihin po natin talaga na meron ka na po talagang sinasabi ko, as I said po, no, ang ubo po siya, depende po siya. Pero pagka ang ubo mo, hindi na po siya talaga naalis, matagal na. No, there is something wrong with you na, no? Lalo na po pag ang ubo mo parang may kasama na po siyang ano, kasama na po siyang parang matinding plema, no? Tsaka yung dry cough, no? Talagang grabe po yung pagkaka-dry po niya, no? Pero ang kate-kate po talaga. So, kumisan po sa gabi pag binabangon ka po dahil po sa kate, tapos hindi ka po makatulog ng kauubo, iba na po yun, ha? Okay na. Now, ang gagawin niyo po doon, andun na tayo doon sa medyo medyo maggrabi-grabi na po. So, ang gamot ko noon, hindi na po siya ordinaryong ano na siya. So, mas matindi po yung gamot po, o mas matibay po siya, no? Actually, kung nakakita na kayo nito, no? Actually, yung tinatawag po na payaw, actually na pula, meron pa pong isa pa akong matinding gamit din ito. Pero ito ang ginagamit ko pag meron ka na pong meron ka pong problema sa respiratory system, no? So talaga pong ang kumbaga sa akin, ang plema mo, ang virus mo, talagang dumukot na talaga siya sa baga. Okay, now, it takes at least po mga 3 times a week gagawin po ito, ha. Ito lang po siya, no. So, pinagpares-pares ko po yung mga gamot. So, tingnan na lang po ninyo, ha. Okay, ito po actually, pag alisin po ninyo ito dito, no. So, yung kung makita ninyo, ganyan po siya, no. Para siyang halaman actually, pero ang tindi po nitong halaman na to, marami po siyang pakinabang sa akin, no. Ang gagawin po nito is putulin po siya up to here. Pwede pa pong itanim itong sa taas. Basta putulin lang po siya, no? And pakita ko sa inyo ang laman. Okay, ito po siya. Okay, ito po siya, no? Laman po siya. Para pong violet. Pero meron po siyang matinding pagkagandang-gandang amoy. Okay, now, ang gagawin po ninyo dito, actually, balatan po siya. Pagkatapos, i-chop-chop po siya ng pinong-pino. Chop-chop siya ng pinong-pino. Isa din po ito sa ginagamit ko actually sa, so as I said, yung plema pong hindi basa-basa natutukal, no? Yung parang kumbaga sa akin, grabe na po ang plema niya sa ilalim, no? So ito ang ginagawa ko, no? Iyan po siya, no? Para siyang gabi, no, actually. And balatan po siya, as I said. Then after that, i-slice mo siyang pinong-pino. Pinong-pino po siya. Pagkatapos, pwede mo siyang haluan po neto, or ihalo mo itong mga iba pa po, no? Itong lahat po siya, pwedeng sweet basil, haluan po siya ng sweet basil, pero wag na po yung lemon, ha. Ito, sweet basil, manzanilla, and oregano. Okay, oregano. And yeah, i-chop-chop po itong kasabay po. Pagkatapos, ilagay po siya sa malaking dahon ng saging. So, kung meron ka pong foil, okay, foil. Kung taga-buntok ka po, so gumamit ka po ng
gumamit ka po ng dahon ng saging. So itong pinaka minimum lang po, pwedeng talaga ang ginagamit ko dahon ng saging eh. Okay? So ang gagawin po noon, yung marami po siya, no, siguro mga apat na dahon pag sabay-sabay niyo. Pagkatapos noon, siguro ito kahaba kasi siguro doon yung hindi siya lulusot, no. O ibalot po siya doon sa dahon na 'yon. Pagkatapos pag nabalot mo po siya noon, isugba siya. Ano ba 'yan sa Tagalog, no? Idarang or ano sa baga, no, sa ilalim talaga siya ng baga. So palutuin mo siya doon ng medyo matagal-tagal. So dapat ang dahon mo is makapal. Okay, dapat makapal ang dahon mo. Makapal po ang ano mo para hindi po lulusot doon ang itong ginawa mo. Masasayang po 'yan pag nakalusot po ang hangin. Okay, na pag nasunog po yung ano, okay? So, pakuluan, paanohan mo siya ng matagal-tagal, no? Paisugba mo siya ng matagal-tagal, no? Mga siguro, mga 30 minutes, no? Hanggang sa malutong-maluto yung ilalim. Okay, and then pag nagawa mo na siya, huwag mo siyang buksan, lagay mo po siya doon sa, kung meron ka pong pitsil po na mahaba, ano, kung pwede po siya. And then, butasan, hatiin mo po yun. Ganyan, diretso hati. Lagay mo siya sa pitsil, tapos inhale sa pasyente mo, no? Yung ano, para po itong ano niya, so magpapasok po yun sa ilalim po ng ano niya, sa ilalim po ng ilalim po ng baga niya. Sa ilong, tapos tingnan mo yung plema mo noon po is unti-unti po siyang matutukal dahil po sa, pero ingatan po na ang pasyente hindi makaligo kinabukasan or makainom ng mainit na tubig, malamig na tubig. So pagkatapos siyang, kung nakita mong medyo, dapat sa plastic, sa container, sa pitsil or kung ano man dyan, na mahangos po niya ito, na hindi po masasayang, kasi dapat po hindi masasayang po yung singaw niya, kasi yun po actually ang gamot niya. Okay, now kung pag wala na siyang amoy, okay na po, no, okay na po. And then so ito naman, pakulo ka ng ganito ulit, yung sinasabi ko ulit sa kamay, and then after that yun po ang ipahinga mo bago po siya matulog. Okay, ang iba niyan, ang tawag nilan himasma. Pero sa akin po, pag ginagamit ko po ito, pag grabe po talaga pasyente. Usually, hindi ito magagawa sa bata. Usually, mga malalaki na, lalong-lalo na yung may mga history ng TV, may mga history po ng matindi ang trabaho, no, kapag ka nagtatrabaho talagang sobra, na ito po yung binabanat po niya. Nabibilad sa araw yung likod, no. Yan po ang mga sakit nila po, no. Sobrang abuso sa lakas. Okay, ang bumigay po baga, no. So, gawin po siya 3 times a week, and hanggang pagtukal po siya. Then continuous din po ang pag-inom. Pwede po siyang salinsinan po ng ano, ng suwa or nasin po ang ipapainom po sa kanya para po maagapan po siya. Okay? And then meron pa po akong isa pa. Okay. And 1 2 3. Okay. Ito naman actually is siguro sa lahat ng mga Bisaya, alam nila ito, no. Actually, sa mga Chinese store, Chinese medicine store, meron po sila nito, no. Ang mahal-mahal po, no. Yung tinatawag po actually na, tinatawag po na seahorse, no. Okay. Pero hindi po ito seahorse. Tinatawag po itong sea dragon. Galing po siya sa dagat, no. Ito naman, bata, matanda. Pero ito ang ginagamot ko pag above 1-year-old, na pwede pa po siya kahit ito lang, no. And ang gagawin po, actually, ang matatanda na, siguro na sa mga 3, no. Okay, 3. 3 sea dragon. Okay, sa mga Chinese, no, kasi galing po ako ng Hong Kong, gumagamit po sila nito once in a while, lalo na po pag taglamig. Ito pong ginagawa nilang soup. So, ang gagawin natin nito, gagawin din nating soup. Okay, ang gagawin po nito, actually, idadarang mo siya, no? I-barbecue mo siya na hanggang sa mag-itim po siya. Okay, and actually, yung iba, pag nagtitipid masyado, so, ginagawa po nila itong uling. And then, ang uling po noon, yun po ang inaano sa tubig, tapos pinapainom. Pero sa akin, hindi po, no? Idadarang mo po siya, isugba mo po siya, talagang tutong na tutong po siya, no? Pagkatapos ka yan, ulit-ulit ng artemisa and oregano and basil,
Okay, ito naman, pakuluan mo muna to. Pakuluan mo ng medyo around 15 minutes po. Sa isang, kung malaki po, bata po, mga 10 years old, mga ganon, no? Kung malaki man na tao, no, ang gagawin po nito is siguro mga 3, as I said, pakuluan po siya sa 5 basong tubig o 5 tasa, 5 cup ng tubig, no. Ano pagkatapos, buhusan mo nito. Pero may kasabay na po siyang sambong. Ito po yung tinatawag na sambong or lakad bulan, no, dito sa sambong. Sabay-sabayan mo na po siya, no, actually. And after that, pagkapakulo mo nito ng 15, siguro mga 15 to 20 minutes, no. Pag nakulo na, so low fire lang po para hindi maubos yung tubig. Ilunod mo na po ini. Okay, so parehas din ang procedure, ha. Durugin mo siya muna, pagkatapos saka mo siya ilunod. Pag nalunod mo na siya, din patayin mo yung apoy, takpan mo. So hayaan mo siyang lumamig dun mismo, no. Huwag mo siyang nagkulo ka, naglagay ka po ng dahon kasi nawawala po ang bisa niya. Okay, and meron pa ako pwede dito. And then sa mga nakakita, no, ito po yung tinatawag na argaw or adaw po. Pwede siya sa ubo, pero ito ang ginagamit ko actually pag nag-enlarge po ang heart. Ito po kasi namumulaklak na po siya, no, para makita niyo talaga. Pero sa ubo pwede din po siya, no. Dahon lang po siya. Dahon lang po. Konti lang siya, siguro mga 5, 6, 7. Actually, ang ito po kasi ginagamit ko siya actually. Ang ugat po niya ginagamit ko po sa nag-enlarge po ang heart. Ginagamit ko po siya sa high blood, pampababa po ng cholesterol. Pero for the purpose of this video, ito din kasi sa ubo. Ngayon, bakit po siya magaling, no? Actually, ito kasi, pampatanggal po ito ng mga maliliit na mikrobyo. Lalo-lalo na po yung mga insektong maliliit. Okay? I believe that our bodies is like, pagka mayroon ka pong grabing ubo, actually, mayroon ka pong viral, no? Or mayroon ka pong mga maliliit na insekto, o sasabihin na akong barang, okay, ito ang ginagamit ko, no? Mamamatay po yan, no? Mamamatay po sila, no? So, isa po ito sa ginagamit ko sa matinding ubo, may mga asma, nahirapang huminga, inom lang po nito, no? Okay? Okay? And, yes, alam naman siguro ninyo, payabas. Itong mga last na binigay ko sa inyo, pag grabe na po siya, so hindi na siya yung ordinaryo lang. Ito po yung bayabas, no. Kapag ginawa mo po yung inhalation, yung pag-inhale po talaga, sundan mo pa, pwede ka pong uminom ng bayabas for 7 days. Gaano karami. Mga siguro, eto, lagi kong sinasabi sa kanila na 7 dahon at saka sa isang sanga, 2, 4, 6, 7, no. So 7 po siya, 14 lahat, no. 2, 4, 6, 7, no? 8, pang late itong maliit. Now, etong ginagawa ninyo, etong buong ito, so, ano siya, so kung alisin ninyo siya dyan, ilaga ninyo siya sa 5 to 7 cups or 5 cups, no? And then, pwede po siyang i-consume maghapon. Gawin mo siya po kapag ka grabe po yung ubo mo, naaalis din po nito. Kasi ito po is antibiotic po, ano? And ang pinaka-last po natin is yung tinatawag pong antiviral, no? Siguro alam niyo na po, no? Bawang. Actually, marami pong paraan para na gumagamit po ako ng bawang sa iba't ibang paraan, no? Ito actually is nilalaga siya. So, binoboil. And then, ginagargle mo. I-gargle mo siya. Gargle mo siya. Kasi dito sa throat natin, ang dami-daming bacteria. Yung tinatawang bacteria, no? Pwede din po actually yung bayabas. Pero ito talaga ang pinaka-anong antibacterial. Yung bayabas, I believe it's an antibiotic, no? And ito, pagka i-gargle mo po siya, tapos siyempre diretso mo na siya inumin, adi, no? So, inumin mo po siya at least 3 cups po a day. So, ganito kadami, no? Pero ang sa akin, kasi native po ang bawang na to, hanggang ganito lang, hanggang 3 lang for 1 cup, no? So, kung iinom ako ng 3 times a cup, so, shampoo na ganito. I-boil ko po yan ng medyo matagal-tagal. And then, pag inumin, syempre alam mo yung lasa, no? So, pag inumin mo siya, kasi pag iboboil mo din siya, pag iboboil mo din kasi siya, is medyo maalis mo, ma-separate mo talaga yung gamot, no, dun sa tubig. And then, pag nasa liquid siya, mas madali siyang makapasok sa kalahat po ng bahagi po ng dito mo, ng dyan mo, kaysa sa kainin mo siyang hilaw.
Okay, kung meron ka kasing mataas ang cholesterol mo, ginagawa ko rin ito, tapos kaya lang chinachop-chop ko lang, then after that, lagyan ko ng honey and then iniinom, no? So hilaw po siya. Pero pagka when it comes to meron ka pong pangangati ng ano, katulad ngayon, baka ako nag-aalala ka, pwede din ito. And then for finale po, no. So ito po actually tinatawag ko pong serpentina, no. Okay. Actually ang bidyong ito is hindi po ako isang doktor, isang ano, I am giving you halaman po for sake po na ginagamit ko po ito as my own experience. Ang lahat din po talaga ng mga gamot na binibigay ko sa inyo, actually, I also tested it myself, no? Kapag lalo na po, pag nagagrabe ako, pag naano ako. So, ito talaga is for maintaining, I maintain really the serpentina. Marami po siyang dala, marami po siyang gamot, no? Ito kasi ang pananakit ng likod mo, matatanggal nito. Kasi marami po talaga siyang, para sa akin, marami siyang gamot. Pero hindi mo siya iinumin ng pagkadami-dami kasi masyado po siyang matapait, masisira din po yung intestine mo. So, ang ginagawa ko nito, ini-air dry ko po siyang ganyan hanggang sa matuyot po siya, no? Hanggang sa magtuyo siya by itself, no? And then, tatlong dahon, ganito. Pero pag talagang mayroon kang virus, pinapalaga ko po sa iyo lahat yan. No, kailangan mo siyang, itong ganito na stem, actually pwede siya for 3 cups, no? And yun na po ang i-maintain mo siya maghapon. 3 cups a day lang po, no? Pagka-grabe na po, lalo-lalo po mananakit na yung likod mo, nasusuka ka na, nagkakaroon ka po ng parang kumbaga sa akin na pangipupos, yung parang nahirapan ka na pong huminga, ito po yung ginagamit ko. Pero itong basil actually, or sweet basil, para sa akin, it takes wonder. Mayroon pa pong isang gamot, yung tinatawag pong herba buena or mint, no? Wala lang po ako ngayon, pero actually mayroon naubos nung, di ko siya naasikaso, so namatay, no? So wala po ako ngayon, pero alam niyo yung menthol? So mint po ang tawag nun, or herba buena, no? Isa din po yun sa, ano, na parang nahirapan kang huminga, no? So, ang sintomas po kasi ng COVID is parang nahirapan ka kaagad na huminga and masasakit po ang likod, may lagnat ka. So, itong talagang dito meron ka po talaga nun. Pababa na po yan. Doon na po yan sa likod. Sa ano, hanggang sa kopin po yung lungs mo, no? Ang sa akin po, I'm not a doctor, no? Hindi rin po ako doctor, hindi po rin ako na ano, pero may patient na po ako na through cellphone lang po, no? Na ginamitan ko ng ganito. Ginamitan ko po siya ng ganito. Pinasend ko lang po sa kanya kasi malapit lang po sa akin. And then, actually, parang, sabi ko nga, parang, hindi man siya talaga nagpa-testing, pero wala po siyang lagnat, kaso lang yung dry throat and then ubo po, na inuubo na po siya, na parang parang dry cough and pananakit po ng likod, no? So sa akin, kung hindi po maalis yan, so magpa-check up ka na po sa doktor. And thanks God po, no? After 24 hours, nag-okay po ang pakiramdam niya. And hanggang, sabi ko sa kanya, mag-inom ka po niyan for 3 days, no? Up 3 days, up to 7 days. And thanks God, no? Okay na po siya, no? Okay, and that's it. I hope you like this video. And if you do, please send a comment, no? And siguro next, this coming days po, siguro magka-card din ako sa online. And thank you, no? Thank you for watching. If you like this video, please share mo na lang po sa mga kasama mo, baka po ako makatulong po, no? And kahit wala kang ubo, wala kang ano, please take note po dun sa mga halaman, saka sakali man po na may mga kasama ka po na may problema po sa ganyan, so meron ka pong maitutulong, ano? This video is not intended to cure any other disease, but for me, naisa po ako magagamot, so ito po ang ginagamit ko. And have a blessed day, and may the Almighty be with you, and He's our hope, and He's our only hope, and alam kong hindi niya tapos pababayaan. Okay po, thank you for watching, and have a good night po. See you again next time. Bye. Don't forget to like and subscribe this video po. Bye.